makita na talagang tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral at ang determinasyon at pangarap na maging guro sa ating bansa. Hirap makinig, mag-concentrate, mag-aral, pero kahit papano, pursigido kayo at narito kayo sa umagang ito. Tuwan-tuwa ako makapiling kayo at makita na talagang tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral at ang determinasyon at pangarap na maging guro sa ating bansa. Tulad ng sinabi ko, hindi madali maging guro. Sabihin nga ng marami, hindi sulit sa hirap kung ihahambing sa sweldo. Pero, alam naman natin yan. Lagi naman yan ang problema. Kaya talaga kinakailangan bigyan natin ng konting tulong ang ating mga guro at katulad ninyo yung mga magiging guro. At the end of the day, we are only as good as our teachers are. Marami tayong sinisisi sa edukasyon na pagkakamali at pagkukulang ng mga estudyante sa iba't ibang test sa buong mundo. Subalit sa hunong dulo, ang teacher lamang ang pag-asa. Kapag hindi nabibigyan ng tamang suporta at tulong ang ating mga guro, wala tayong mapapala sa edukasyon ng kabataan. Kaya ako ay talagang naniniwala na kahit papano, talagang itulak natin to. Nagsimula na yung tinatawag nilang standardization, pero kulang-kulang pa rin ang salary standardization. Alam din natin na nakapending sa Senado ngayon yung tinatawag na allowance, teacher's allowance, na dati-dati, hala, inulan na talaga. Pag ang topic sa mood, talagang inuulan. Yan talaga ang problema. Dahil sa dami ng ating mga guro, talagang problema maski yung tinatawag na chalk allowance. Na gusto nga natin, parang dagdaon na yung 5,000 pesos. Dapat dagdagan sa pansamantala man lang ng 7,500 at umabot ng 10,000. Yun ang pangarap natin. Sana maabot yun sa lalong madaling panahon. Alam natin na sa ngayon, gipit ang ating financial na sitwasyon. Ganun pa man, importante na pangunahan na ng ating mga guro. Alam natin na dito sa Philippine Normal University, talagang napakaluma nito. At lumang-luma nga makikita natin. Antik na rin pati yung gym at library na pinatayo ng magulang ko. Kaya unti-unti natin gawan ng paraan, pansamantala lamang itong tienda natin, itong tent. Pero meron na tayo sa prosperidad. Andito na rin yung iba't-ibang mga lugar na Mindanao, North Luzon, South Luzon, Visayas, at halos total ng 10,000 students. Napakarami na natin dito sa PNU. Yun nga, yung ibang eskwelahan katulad ng PNU sa Lawag. Nakakatuwa yung sa amin dahil eksaktong ganito. Pero mas antigo pa kasi ang mga pintana kapis pa rin. Nakakatuwa pagkat alam ko na lumawak at lumaki, gumaling ng todo-todo ang eskwelahan ito mula sa iilang teachers lamang galing sa panahon ng Amerikano ay naging National Center for Teacher Education, Center of Excellence, Southeast Asian Center at kung ano-ano pa mga award na kinikilala ng buong mundo na kayo ay isa sa pinakamahusay na eskwelahan para sa ating mga guro. At yung mga passing rate niyo halos 100%. Nakakabilib dahil na lagi kayong nagtatap ng licensure exam, hindi lang nagtatap, wala pang bumabagsak. Kaya tuwan-tuwa ako na makapiling kayo at sa wakas, tulungan po natin ang ating mga guro. And I'm very hopeful that in the budget deliberations, masagot natin yung ibang mga
issues dito sa PNU dahil alam naman ninyo, maraming tanong ang mga senador, ang mga kongresista sa CHED. Yan lagi ang problema. Huwag naman parusahan ng ating mga SUC dahil sa kakulangan ng iba't ibang ahensya. So today, mamimigay po tayo bilang tulong sa ating mga mag-aaral nitong 10 million worth of educational assistance. We are going to give 5,000 piso sa 2,000 estudyante. Sana makatulong po ito at magbigyan, maibsan ang cost of living na tinatawag, ang inflasyon na saksakan ng mahal. Laging sinasaad at tinedeklara na libre ang edukasyon. Pero alam naman natin higit sa lahat ang inyong magulang na hindi libre. Pagkat andyan ang pamasahe na pataas ng pataas, ang pagkain na halos hindi abot kaya, ang mga libro, mga damit at kung ano-ano pang mga gastusin. Kaya sana makatulong itong 5,000 piso at tuloy-tuloy tayo magkaisa sa pangkat ng mga estudyante. Nagdala na rin ako ng 10 computer na may headset at kung ano-ano pa. Konti lang to kung tutuusin, pero pagkikilala na lamang to ng kakulangan ng ating gamit, ng mga lab equipment, ng ating sound and other laboratories na sana makawan natin ang paraan na maging mas moderno, mas angkop sa panahon at sa statura ng teknolohiya ngayon. Sa inyong lahat, maraming salamat. Inaasahan ko na talaga naman gagamitin sa mas magaling na pag-aaral, mas matataas na grade, lahat mag-graduate at makakakuha ng trabaho, makakatulong sa inyong pamilya. Sa inyong lahat, nag-iisa ako, nakikiisa ako sa PNU. Sa inyong pangarap, maging mga guro ng ating kabataan. Ang mga mag-aaral ay sinasabi nila, kinabukasan natin. Para sa akin, ang kabataan ay ang ngayon. Now na, kayo na ang manguna. Maraming salamat, maraming problema, pero laging may solusyon. I need solusyon. Pero, ang totoo, kayo ang ating mga mag-aaral.